my silence created a snowball. Hindi naman revelation, pero to tell my story. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. Makalipas ang 30 years, Alice Dixon nagsalita na at ikinuwento ang buong pangyayari sa Robinson's Galleria. Taong ahas, Robinson's Galleria, Alice Dixon equals urban legend. Yan ang sinabi ni Alice Dixon nang ikinuwento niya ang tungkol sa misteryo na bumabalot sa Robinson's Galleria. Napakaraming kwento ang nabuo. Napakaraming opinyon at napakaraming version ng kwento na ito. Subalit sa araw na ito ay malalaman nyo ang totoong kwento na nagmula mismo sa bibig ni Miss Alice Dixon. Pero bago yan mga kaibigan ay ano ba ang iba't ibang version na nabuo sa paglipas ng mahabang panahon ng pananahimik ni Miss Alice Dixon? Ganito ang kwento na paiiksiin na lamang natin. Noong 1980s kasi, ay kumalat ang iba't ibang issue at kwento na kinasangkutan ni Miss Alice Dixon. Lumabas pa nga ito sa mga tabloids kung saan ay muntik nang mabiktima ang aktres ng isang taong ahas. Marami nga nagtatawag dito at nagtatanong nga kung totoong natuklaw ako ng The snake is as big as me. It's half man. Ang itaas na parte daw ng bahagi ng katawan nito ay tao at ahas naman ang ibabang bahagi ng katawan. Ayon pa sa mga kwento ay kapatid daw ito ni Rubina Gokongwe. Ayon din sa kwento ay ito ang nagdadala ng swerte sa pamilya Gokongwe. Kaya naman sila ay napakayaman. Ang ahas daw kasi ay pinaniniwalaan ng mga Chinese na swerte sa negosyo. Ayon pa sa kwento, sa likod daw ng salamin ng fitting room ay may nakatagong kamera para makita ng taong ahas ang mga nagbibihis at pag may nagustuhan ito ay pipindutin niya ang buton saka magbubukas ang ibabang bahagi ng fitting room saka mahuhulog ang biktima. Ang taong ahas na ito umano ay mahilig sa magagandang babae. Isa nga sa nabiktima umano ng taong ahas na ito ay si Miss Alice Dixon. Subalit agad daw nakatakbo ang aktres sa underground corridor at nakahanap ng lagusan patungo sa hotel malapit sa Robinson Galleria. Napabalita rin na binayaran si Miss Alice Dixon ng pamilyang Gokongwe ng tumataging ting na 850 million pesos upang wag na itong magsalita tungkol sa kanyang nalalaman tungkol sa taong ahas at saka ito lumipad patungong Canada, baon ng misteryo. Kaya naman bigla na lang itong naglahong parang bula sa showbiz. Para makahanap ng impormasyon ay mismong si Miss Alice Dixon ang pumunta sa Robinson's Galleria upang magtanong-tanong sa mga empleyado doon. Nagtanong siya sa mga sales lady, sa mga gwardiya at sa iba pang mga empleyado ng Robinson's Galleria. May mga nagsasabi na totoo daw ito ngunit may mga hindi rin naniniwala bagamat ilang taon na silang nagtatrabaho sa Robinson's Galleria. Narito ang paliwanag ni Miss Alice Dixon tungkol sa kanyang karanasan. Ayon kay Miss Alice Dixon, ng mga araw na yon ay pumunta sila sa mall para tumingin ng mga damit. Hindi raw ito espesyal na araw. Isang ordinaryong araw yon. Nung napili na niya ang mga damit na gusto niya ay inassist siya ng isang sales lady papunta sa dressing room. Ayon kay Miss Alice Dixon, hindi niya daw maalala kung bakit siya nasa Robinson ng mga araw na yon. Subalit, nung mga araw na yon ay mabibilang lamang sa daliri niya sa kamay kung ilang beses siya nakakapunta sa mall. Ang naaalala niya daw ay gabi nun. Then sinabihan siya ng production na magpalit ng damit. Saka siya pumunta sa bathroom sa labas ng department store sa 4th floor para magpalit ng damit. Natatandaan niya pa nga daw na may mga nag-oosyoso sa labas. Then for some reason,
ay bigla na lang daw siyang sumigaw ng salitang tuklaw, tuklaw. Di niya daw alam kung bakit niya yun ginawa, pero ayon kay Miss Alice Dixon ay siguro daw dahil gusto niya lamang magpatawa o patawanin ang mga kasamahan niya. Nung mga araw din daw kasi na yun ay sikat ang pelikula ni Mr. Richard Gomez na ang pamagat ay tuklaw, kaya naman usong-uso ng mga araw na yon ang salitang tuklaw. Ilang araw lamang ang makalipas ay lumabas ang balita na si Miss Alice Dixon ay kinain daw ng malaking sawa sa mall. Naging headline pa ito sa mga tabloids. Pagkatapos noon isang umaga ay sinabi sa kanya ng kanyang sekretary na tumawag ang isang representative ng Robinson at gusto daw siya kausapin. Siguro ay upang tanungin kung may kinalaman siya dito, subalit dinismiss niya lamang daw ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ayon sa mga Chinese friend ni Alice Dixon, sinasabi ng mga ito na totoo daw ang taong ahas, subalit sabi nga niya ay kwento lamang ito. Ayon pa kay Miss Alice Dixon ay gumawa ng napakalaking snowball ang kanyang pananahimik sa loob ng 3 dekada. Subalit ang pananahimik na ito ay dahil nagkausap daw sila ng mga close friends niya na may takdang panahon upang sabihin ang katotohanan, at ito na nga ang panahon na yon. Hindi niya daw ito itinatanggi dahil wala naman talagang nangyari. Walang nangyaring katulad ng sinasabi ng urban legend na kumakalat. Walang pangyayari na nahulog siya sa underground. Walang pangyayari na tumakbo siya sa isang corridors. At wala ring nangyari na nakat ang pagsasalita niya sa isang TV show upang ikwento ang insidente. Ayon pa kay Miss Alice Dixon ay ito na ang huling beses na magpapaliwanag siya tungkol sa issue na ito. Very, very stupid. And of course, I think your next question will be, who do you think started the rumor? Mm-hmm. And who, yeah, where did it come from? Everybody asks me that question, who started the rumor? Most probably, it was spread by a competitor with a very, very sick mind. Yan lamang kaibigan, thank you for watching. Shout out nga pala sa lahat ng empleyado ng new RBW Marketings sa Marikina Branch. At shoutout din sa mga nag-comment sa nakaraang video natin. Salamat sa patuloy na pagsuporta, kaibigan. See you sa next video.